Design of God is critical. Don't know about it. It's the law of God. Okay. Again. Double up. Double up. Million. 7 billion. $1 million. We're doing 7 billion. Do multiplication. Pay up. Multiply four times multiplication. Unfortunately, my instructor was the most exciting. Unfortunately, about how many more multiplication than you. Somehow, part of God's design. See what I did? I was a multiplier. Multiplication, I am happy. But I do for having that one in your multiplication in the church. Sabi mga evangelism para magtroning lalay malakas na Diyos. Ngayon, compare tayo yung next point. Compare growth by addition and growth by multiplication. Ito ba yung growth by addition? Patroning, isang Diyos. Panglimagota, magpatroon ang isang Diyos. Siya ang yung una o yung pangisi ng una. Panglimagota, magpatroon ang another Diyos. At para mag-limagota, magkakaroon ang another idea. Hanggang sino na ang schedule. Yung po ang growth, yung sino yun. Growth yun. Ngunit, by addition. By addition. At limitado, at konti lang. Pandemin. Ang lalo maganda ay growth by multiplication. At yan ang gusto natin nangyari. May mga Bible studies na tayo. Babae sinatawag, matipo ang dami, ang sadyang. Ang mga ganito, ay ganito lang ang mangyayari. Hanggat ngayon lang, hanggat maaga pa, huwag kayo magsintay ng dalawang buwan. Hanggat maaga pa, sa unang Bible study pa lang, isatabi natin ito ng DNA. Nagito natin, from the start, first Bible study sa natin, ay pastor A. From the start, magkakaroon ng multiplication. Oo, pwede na, huwag kayo magsintay pa. Lahat ng components, ito pastor niya. So, para magkaroon ng multiplication, start sa isa, take your feet, grab it to do, tapos meron isa, sa kanya. Ubusan lang ang Bible study. Siya na ang mangungunan ng lesson, babae sinatawag. Kanyang mga umakyan ay maliligtas din. At pero magkaroon ng multiplication. Tapos meron din iba. Na iba sa grupo, siya rin ang magkiduro ng babae sinatawag sa kanyang mga kilala, kanyang mga pamilya. Ay kapapahal. Ang meron din iba, siya na ang magkituro sa kanyang mga kaibigan. Yun po ang multiplication. Yan ang kailangan natin sa gawin. Pag meron na tayo ganito yung DNA, mga kapatid, tingnan niya. Tingnan niya mangyari. Maging handa. Dadami bigla. Nagulat ako. Dumami bigla. In 1 month, nagkaroon ng 3 years worth of church planting sa amin. Big one di mami, marami na. Paano? 3 second generation and beyond of you. From the start, di pati di mami. Ngayon, bakit ganito na ating ginagawa? Kaya ganun ganun ang turo ng church, ang turo ng Bible, turo sa multiplication. Kaya natin yung growth by addition, which is very limited. Ang Greek ko natin ay growth by multiplication, which is unlimited. So para magkaroon ng unlimited growth, gusto natin multiplication. Ito ang multiplication, ito ang makikita natin sa salita ng Diyos. Maraming verses sa Bible dito dito. Ang pinaka famous ay yung 2 Timothy 2:2. Sabi ng Apostle Paul sa Timothy, you are one of the son, he swung in the grace of the human Christ Jesus, the things that you have heard from me, and trust the faithful man, your two brothers also. Diyan natin makikita yung multiplication. Pero ako yung kapa, yung tinayo dito sa lahat. Kumarap sa Sunday Worship, sa maling dalawa, dito sa yung kamarapan. Okay. So, sabi ng Apostle Pablo, kay Timothy, you that are my son, he's standing in the grace of Jesus Christ Jesus, things that you've heard from me, and such a faithful man to the two brothers also. Halimbawa, si Pastor Eli ay Apostle Pablo. Pastor Dunia, sa kanyang halaga, si Timoteo. You that are my son, si Timoteo. He's standing in the grace of Jesus Christ Jesus. The things that you've heard from me, these in fact, here, faithful men, kagaling Pastor Arman. Kagaling kumarap na Pastor Arman,
impressed by Pastor Arnold. He's impressed. The faithful man who will teach others. Also, Pastor Arnold, for those who are up, one, teach Pastor Arnold. Also, your goal and expectation. The strong in the grace is in Christ Jesus. So, you therefore, my son, the strong in the grace is in Christ Jesus. The things that he has learned from Pastor Ellie, these impress the faithful men, the one who Pastor Arnold, the one who brought up by Pastor Arnold. These impress the faithful men, the one who Pastor Arnold. When they are faithful men, when they are faithful, they will impress the others, Pastor Arnold. They will impress the others also. Yang bisa nanti mengalami. So, maksimum masalah ke OBS, masak perintahin yang gendong uri ke unik alam. Let's not be satisfied with growth by this alone. Not be satisfied. Bisa nanti growth by most location. Selain itu, minta tadi, sebelum saya ingin itu. Stop again. John 12:34. Stop it, please. Unless a grain of wheat falls into the earth, and dies, but remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So we have the deal with three goals, the grain of wheat. Part of my training that I knew, putting to the back, But a part of my training, not in the money, I want in my visa, that falls into the earth and dies, is that a new. But is that a new year, is some good year, is some good year, I must have a new. Yang selalu mengisi para mentor yang motivation, enjoy application, lalu saat ini sesuatu. Sesuatu yang kita alami sekarang dan berhubungan para mentor yang alami. And that again is we fall to it and die, it remains alone. But if it dies, it does not speak. Yang kita alami, bahwa berdua dan berhubungan nomor alami. Kaya, para magkaroon ng motivation ang kailangan, yung bunga, yung ibinunga, isa ang magbubunga. Yung bunga ay magbubunga. Pag yung bunga ay magbubunga ang motivation. Pero pag ang unang magbunga, ay siya naman ang magbubunga, it's just a different idea. Pero pag may isang magbunga, at yung ibinunga, ay magbubunga na quotation naman. So ngayon, except in Bible study naman tayo, sabihin natin ang ating ibinunga ay magbubunga. Pag ganoon, may more quotation. Ganoon din ang Great Commission. Sabi ng Chief, so therefore, to make disciples of all nations. To make disciples, the agreement of the disciples, I am a multiply in the fullest sense. The fullest sense of a disciple is one who multiplies. So therefore, it makes disciples of all nations, hindi talagang buong alagad, hanggang siyaran ang magbubunga. Sa basis, so therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey everything I commanded you. Yung mga alagad, kailangan sumunod. Kapag sila ay susunod, kapag sila rin ay magbubunga. Kung sila rin ay hindi magbubunga, hindi sumusunod. Hindi na titipad ang Great Commission. Kaya kailangan yung bagong alagad para sumunod, sila rin ay magbubunga. Matadala, alam natin yan. At matadala, pinababayaan natin yan. Matadama, alam natin yan at hindi masyado ginagawa. Pero ngayon mga kapatid, kapatid, ang pwedeng gawin sa una pa lang, yung first OBS, sa gawin yung ibubunga ay magubunga. Yung mga alagad ay magiging alagad talaga ng magbumultify sila. Yun po ang hirin ng salita ng Diyos, yung po sa multiplication at marami rin iba.
Y no es que no han salido tan bien. Y un poco más.